Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elam God Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you sing the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea into dry land. Through the outcast of your knees, you are the God who releases. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kam Kam Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. We praise and glorify your holy name, Jesus Christ. You are the King of Kings and the Lord of Lords, the great healer and provider. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most wholesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Kam Kam Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Kam Kam Adonai, I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. We praise you and we adore you. I will praise you, thank you, till thank you. I die. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon, kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang aming asahan sa araw-araw. Wala kang katulad, hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Diyos, kami naririto, hindi para sa aming sarili, kundi para sa lahat, o Diyos, na nais po namin na ang lahat ay maligtas. Diyos, dalangin po namin kumilos ka sa amin na may kalakasan. Patuloy ka, o Diyos, mangusap sa buhay ng bawat isa.
Patuloy mong gamitin ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully. And Lord, I pray to fill this place with your power and your anointing, Lord. And we want to feel you, to hear you, Lord God. We want to receive your healing power. We want you, O God, to fill our hearts with your words, O God. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Father, we pray na lagi mong pagpalain, bigyang kalakasan ng aming servant leader, Brother Mai. Si Brother Ronald rin po, Panginoon, at lahat na mayroong dinaramdam. Panginoon, inaangkin po namin na gagawin ka sa aming buhay. Father, we praise you and we glorify you and we bring you back all glory, honor, praises, and thanks. In Jesus' mighty name we pray, in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Maging lakas at alas. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nadiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, aligitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aking wakas at pag-asa, Alleluia, Alleluia. Lakas at pag-asa, naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, Alleluia, nakita siya ang kasama sa hirap man. At ginawa itasang nakamay purihin, Alleluia, ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Naging lakas at pag-asa, Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. Come on, give him praise. Ibigay po natin yung the best, yung mainam, yung pinakamalakas na papuri. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, give him praise, give him glory. Give him glory, give him honor. Hallelujah.
Hallelujah to the Lamb forever. Thank you, Jesus. Last natin muli, let's welcome the presence of the Holy Spirit. We acknowledge Him in this place. We acknowledge the powerful presence of God. Amen. Hallelujah to the Lamb forever. Amen. Amen. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Lead inside of me. Raise up your hands. Hallelujah. You're the living one. Never dying fountain, comforter and counselor, take me control. You're the living water, never dying comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. And our topic for today is the power of tears resulting from deep spiritual desire. Mayroon ba kayong pagnanasa na lumalim ang inyong espiritual na buhay? Amen. Kahina. Amen. Sa panahon ng Lent o Kwaresma, no? Yung Kwaresma came from the root word 40, and the significance of 40 is cleansing. Yung maging malinis ang buhay natin, spiritual life. Tanda po natin, ang tao mayroon dalawang buhay, natural life and spiritual life. But most people, they are not aware on that life. Maraming taong aware sila sa natural life. Kaya overtime dito, trabaho dito, walang time for the Lord. Diba? Kaya mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Kaya pakinggan niyo po, because faith is coming by hearing and hearing by the Word of God. If you have time to listen to the Word of God, lumalalim yung pananampalataya natin. It is true faith that came from hearing and hearing by the Word. Mga kapatid, yung pananampalataya hindi nabibilihan sa mga mall, hindi nakukuha kung saan bagay.
It came from hearing the word. Mahina. So our text is from Psalm 126, verse 5 to 6. It says, those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with song of joy, carrying sheaves with him. Sabi sa Tagalog, silang mga nagbubukid at nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Lahat po ng natutuwa ay magpuri sa Diyos. Grabe po yung palakpak niyo sa Lord. Grabe talaga, no? Yung palakpak niyo sa Panginoon, grabe po talaga. Okay? Kaya, pwede na po kayo maupo, ano? In wonderful presence of the Holy Spirit. Okay? So, yung first time po, kayo lang naadalo sa ministeryong ito, ay baka po kayo ay ma-surprise or ma-amaze bakit ba tayo ay pumapalakpak. Nasa Biblia lahat yan. Amen. Nasa Bible lahat yan. At yung sabi ko nung anniversary, yung First Corinthians chapter 6 yun, verse 19. First Corinthians chapter 6 verse 19, ang ating katawan hindi talagang sa atin. Ito ay binili ng banal na dugo ni Kristo. Kaya, sabi ro ng Bible, gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya dapat the best ang inyong pagpupuri, the best ang inyong pagpapahalaga. The best, mga kapatid. The best. Amen. Kaya, napahalaga po nitong ating pag-uusapan, mga kapatid. Alam nyo, marami mga tao lumuluha. Maraming mga tao umiiyak. Pero hindi alam ang anong ibig sabihin ng kanyang pag-iyak at pagluha. Mga kapatid. Kaya ating pag-usapan ngayon is about the power of tears resulting from deep spiritual desire. Yung kapangyarihan ng ating mga luha na kung saan nagbubunga ito ng malalim na pagnanasa sa buhay nating espiritual. Kasi yung pagnanasa ng iba, instead na sa spiritual na buhay, pagnanasa sa natural life. Kaya, trabaho ng trabaho, pagdating ng Pilipinas, wala rin. Walang nangyayari sa buhay. Karamihan pa sa mga nasa abroad, pagdating ng Pilipinas, wasak ang tahanan. Bakit? Nakalimutan ang Diyos. Amen! Amen! Kairami na. Diba? Kairami na. Mga kapatid, kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Hanggang anong oras ba tayo? O at least, hindi tayo magmamadali, ano? So yun po, mga kapatid kay Kristo. So, ano po ba ito? Sabi natin doon sa text, Psalm 126, verse 5 to 6, those who sow in tears will reap song of joy. Mag-aani ng kagalakan. Mag-aani ng kagalakan. Sabi ron, he who goes out weeping, carrying sheaves to sow, will return. Will return. Song of joy, carrying sheaves with him. Sa Tagalog, sila mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nasiyahang dalaybinhit nananangis ay aawit na may galak dalayani pagbabalik. Kaya hindi masisira ang iyong tahanan kahit saan kay dalhin ng Panginoon, kahit saan dako,
kapag malalim ang iyong espiritual na pamumuhay, kailanman ay di kita iiwan. It is the promise of God. Yes. Ang hina. Amen. Kaya, yun po ang napakaganda, mga kapatid. Tandaan niyo po yun, ano? Huwag na huwag niyong kalilimutan ang Diyos. Alam mo, sabi nga po ng iba, ako ang niya'y mahigpit na nakakapit sa Panginoon. Sino sa inyo ang mahigpit na nakakapit sa Panginoon? Kaso ako hindi. Hindi po ako nakakapit. Dahil ang prayer ko sa Lord, Lord, ikaw ang humawak sa akin ang mahigpit. Dahil pag ako ang kumapit sa iyo, makakabitaw ako pagdating ng araw. Pag ang Diyos ang humawak sa atin, kailan may di kita iiwan, kailan may di kita pababayaan. Amen! Kaya tinatanong ko ang sarili, sabi ko, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan kaya kayo iniwan ng Diyos? Ha? Ang Diyos hindi nang-iiwan, tayo ang nang-iiwan sa Kanya. Kaya masarap po ang hiligin natin sa Diyos, tayo ay Kanyang hawakan. Mahigpit na paghawak. Si St. Peter, nung hinawakan ng Panginoon, hindi siya lumubog. Pero hindi pa siya hawak ng Panginoon, unti-unti siyang lumulubog. Masarap kapag hawak tayo ng Panginoon. If we are truly controlled by God, God controls your life. Amen. Kapag ang Diyos ang humawak sa atin, ang Diyos ang may control ng buhay natin, hindi we control ourselves. Amen? Amen. If you know that your Lord Jesus Christ is your truly Lord and your Savior, you offer your life to Him. Let the power of God move in your life and let Him to minister in your life and to move in your life with all your heart. Amen. 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 Ngayon po, mga kapatid, introduction ko pa lang yan. Kaya mahalaga yon. Alam mo, mahalaga po yung pagluha. Pero ano po ba ang nararapat natin? Sa ating pong introduction, mga kapatid, sabi ron, tears are precious. Ano ibig sabihin ng precious? Mahalaga. Ha? It's painless. Hindi po noodle. Ha? Precious. Expensive. Mahalaga. Pero sinasayang na marami ang kanilang luha. Sana hindi nyo sayangin. Diba? Sabi ko nung anniversary, si Samson sinayang yung luha niya sa binti at hita ni Delilah. Ilang kayang kalalakihan dito ang sinayang ang luha sa hita nung kanyang kinalulukuha at kinababaliwan na pinagpalit sa kanyang misis? At ilang kayang misis na may mister sa Pilipinas, may pamilyang nag-iintay, pero sinayang ang luha sa mga luhang karnal. Tears are precious in the sight of God when they are tears of longing. Longing shed in intercession. Yung pananalangin natin, intercession, you are praying with others, you are not praying for yourself. Yun ang intercession. Nananalangin ka para sa iba. Nananalangin ka sa iyong kapwa. Intercession. Ha? Shed in intercession or tears of joy as you praise God because you are answered prayer. Sino sa inyong answered prayers? Ako ay naniniwala, lahat ng sumambot noong anniversary, yung tatlong ibinato ko, answered prayer kayo. Si Brother Mike, pag nagbabato, sinasambot ko agad. Nilalagay ko sa bulsa. Pag puno yung bulsa ko, nilulunok ko. Para walang maagaw. Baka maagaw ng demonyo.
Kaya nilulunok ko. Sabay inom ng agua abilina. Di ba? Mga kapatid, kaya nung pag ako sumasambot, lahat wala akong sinambot sa pagpapahayag ng servant leader na hindi naging answered prayer. Pinaka-latest kong na-answered prayer ako nung kami mag-asawa. Pag kami nag-a-attend, lagi minsan kami magkatabi nung wife ko. Hindi ko kinakahiya. Maraming na-attend ng fellowship, ikinahiya yung asawa niya. Iniiwan sa bahay. Pag iniiwan mo sa bahay yung asawa mo o mga anak mo, baka mamaya yung demonyo, pinaglalaruan sila. Kaya, pagsambot kong ganon, sabi ko, praise God, answer prayer ako. Alam mo kung ano yun? Binigyan kami ng visa, 10 years multiple sa Amerika. Sipin mo, Brother Rex, Amerika, narating ko yung apelido ko. Yung mga sunod-sunod na kasabay namin nag-apply, lahat sila denied. Binabalik ang passport pag denied. Pero kapag hindi niya rin ibabalik, kinukongratulate ka kaagad. Walang ibang tanong, mga kapatid. Bakit? Kapag kasama natin ang Diyos ang kaharap nila, ang Diyos ang gagabay sa iyo. Yung mga pumapalakpak na yan, answered prayer yan. Nakarating pa ako ng Amerika nung kanilang 25th anniversary sa Los Angeles. Kasama ko yung wife ko. Wala kaming ginastos. Pero ang pinakamatinding experience ko nung nandun na ako, ano nga yung hotel na yun? Nasa 15th floor kami. Ha? Sikat na hotel yun. Ano nga ba yun? Kalimutan ko na matandaan. No? Tingnan nyo lang sa YouTube. Yung hotel na ang logo ay yung parang dahon na nakaganon. I think Westin yata yun eh. O diba? Yan. So, nasa 15th floor kami. Galing kami sa labas, sa pamasyal. Pagdating, matutulog na lang kami. Nag-aayos kami ng mga gamit. Biglang nag-alarm! Sunog! Nanginginay yung paing misis ko, dalhin yung lahat. Ang sabi ko, iwanan natin yan, buhay ay mahalaga. Higit mahalaga ang buhay. Pag mahalaga ang buhay sa inyo, iniiwan ang lahat para makinig ng salita ng Diyos. So iniwan namin. Mula sa 15th floor, takbo kami sa exit. Mga kapatid, hindi pwedeng mag-elevator, sarado. Pagdating sa baba, maraming bumbero, maraming pulis, and sabi, don't worry, it's only smoke. Mayroon lang nagsigarilyo. Doon sa sensitive yung ng water, di ba? Kaya maraming nabulabog. But praise God, ang sabi ko, sa loob ng 15 floor, natakbo namin pababa. Huh? Mabagal yung wife ko, naiwanan ko pa. Sabi ko, dali-dali ka niya! Sa fire exit, no? Mga kapatid, minsan matataranta ka, ano? But, hindi, nataranta man, pero yung response natin doon sa sabi ng Panginoon that we need to love our body, to love your soul. Amen. Praise the Lord. Kaya pagdating po doon, answered prayer kaming lahat. Amen. Sunod-sunod na blessing, sunod-sunod na biyaya. Yung wife ko, ang daming napuntahan na bansa. Yung lingkod, na marami rin po para sa ministeryo ng Panginoon. Ang point natin ngayon, kung kayo may pananampalataya sa Diyos, kung kayo nagtitiwala sa Diyos, at kayo aware and sensitive to the promise of God, ha? Nandoon kayo, aware kayo doon sa spiritual life instead of natural life, pinaghahandaan nyo ang inyong destination. You know, your destination? Alam natin lahat yon, sabi ng Panginoon. Inaawit natin yon eh. May message yon eh. Destiny, you're my destiny.
Jesus is our destiny. Yung lahat ng umamen, answer prayer na naman. Jesus knows what it means to weep in prayer. Alam na alam ni Jesus kung ano ang kalagahan ng pagluha sa panahon na kayo'y nananalangin. Alam na alam ni Jesus. Bakit po? Tingnan po natin. The shortest verse in the Bible. Alam niyo po ang pinakamaiksing verse sa Biblia kung ano? Ha? Ayun po, sabi ng Bible, John 11:35, Jesus wept. Si Jesus ay tumangis. Si Jesus ay umiyak. Si Jesus ay lumuha. Kanya lang nga sabi natin, baka hindi natin alam yung anong uri ng pagluha ang dapat nating i-treasure. What it means, tears are precious. Anong ibig sabihin na ang luha ay napakahalaga? Anong ibig sabihin? Si Kristo na nalangin sa Gethsemane. Sa panalangin ni Kristo, si Kristo ay paulit-ulit na nagwika. Ang panalangin ni Kristo ay paulit-ulit, kaya hindi dapat sabihin, maniwala kayo sa ibang sekta na sabi ang panalangin niyo ay paulit-ulit. Because Jesus prayed repeatedly, paulit-ulit. Ama, umaari po sana. Huwag niyo nang ituloy. Lumuluha, umiiyak. Ilang beses yun, basahin niyo sa Biblia. Paulit-ulit po. Ang masama paulit-ulit na panalangin paulit-ulit, wala sa puso, nasa guso. Parish's prayer, scribe prayer. Yun talaga, totoo yun. Yung sinasabi ng mga ibang sekta. Paulit-ulit. Pero kung ang ating puso ay nakafocus kay Jesus, malulugod siya sa mga panalangin niyo. Amen? Amen. Nanalangin ba kayo? Amen. Si Jesus nga, anak ng Diyos, nananalangin. Ikaw pa kaya? Baka wala kayong time to pray. Baka nananalangin nga kayo, but you did not intercede. Interceding other person. Interceding other believers. Yung pinapanalangin ng iba. Si Kristo kaya nananalangin, tayo ang pinapanalangin. Hindi siya nananalangin para sarili niya. Kaya sinabi niya, Ama, kung maaari, huwag na natin ituloy sapagkat napamahal na siya. Napamahal na kay Jesus tayong lahat. Napamahal na. Pinakamimithina na huwag na mangyari ang saro na kanyang daranasin. Masakit, mahirap. Pero sa parte ng prayer niya, ngunit, Ama, hindi po ang aking kalooban. Ang kalooban mo pa rin ang siyang masunod. Tayo madalas, instead na will of God, self-will ang nasusunod. Hindi kalooban ng Diyos ang nasusunod natin because we don't know the will of God is because we can follow the will of God if we know first. We must know first the will of God and the will of God is His Word. Ang mga salita ng Diyos ang kanyang kalooban. That's why it's very important to attend the fellowship. It's very important to attend the Bible study dahil ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang salita. My people are perished, destroyed for their lack of knowledge. Hosea 4:6. Napapahama. Kaya maraming nawala. Kaya maraming naligaw. Kaya maraming kung saan-saan napunta. At mga carnal Christians na kung saan bukang bibig si Kristo pero ano ang kanilang buhay. Nawawag tayong ganun. Ang hina. Okay lang po. Okay. Jesus wept. Ano pong ibig sabihin? Not only speak volume about love and compassion of Jesus Christ. Hindi lang tumutukoy, hindi lang nagsasabi patungkol sa pag-ibig at habag ng Diyos para sa atin. But, ano ang sabi? But it explain the relation of tears to the intercession of Jesus Christ. Ang pagluha ay kaakibat doon sa panalangin
para sa apwa natin, at ito'y ginawa ni Jesus. Ito'y ginawa ng Panginoon. Hebrews chapter 5 verse 7. Sabi ng Hebreo chapter 5 verse 7, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with loud cries, malakas, and tears to the one who could save Him from the death. Malakas na pag-iyak at luha na napakarami sa pananalangin niya sa kanyang nag-iisang ama. Siya lang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. And He was heard because of His reverent submission. That's why obedience is better than sacrifice. Yung obedience po is always accompanied submission. It's inseparable, mga kapatid. Submission and obedience, they pwedeng paghiwalayin. Amen. You cannot say, I'm obedient to God, but you are not submitted to Him. Hindi mo pwede sabihin, sumusunod ako sa Diyos, pero hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Hindi mo binibigay sarili mo sa Diyos. That's fake, mga kapatid. Hindi totoo. Yun yung sinasabing, ano? Plastic. Urukan. Cellophane. May class pa doon. Tupperware. Amen. Amen. Reverent submission. Napakalaga po noon. Pagpapasakop. Pagpapasakop. Paano natin sasabihin na ako nagpapasakop sa Diyos kung sumusuway ka naman doon sa mga leaders nyo? In fact, even leader of the country, kung siyang nilagay ng Diyos, dapat magpasakop tayo anuman at ganuman kasama kung sa isip natin masama. Sinasabi yan ng Book of Romans that we need to submit to the leaders na inilagay ng Diyos sa bawat bansa. Pagpalagay natin, halimbawa, mayroong napupunang ibang immorality or anuman, ano ba ang papel natin? To pray, to intercession. Amen. There is power in prayer, there is power in intercession. Amen. Salamat po doon sa 5 pumalakpak. Tandaan po natin that He who weeps with us weep for us as He wrestle in the powers of darkness in the garden. Siya ang niyang umiyak para sa atin ay umiyak. Tinutukoy si Kristo. Siya ay nakipaglaban sa kapangyarihan ng kadiliman doon sa Garden of Gethsemane. Isipin mo yon. Mga tao nagbabaliwala kay Kristo na ang laki ng ginawa para sa atin. The promise of God, the Father, that He gave His only begotten Son, that whoever believeth on Him should not perish. You should not perish if you believe in the Lord Jesus Christ. You should not perish if you accept Him as your Lord and your personal Savior. Amen. Grabe! 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 Grabe ang pag-ibig mo! Grabe! Grabe! Grabe ang pag-ibig mo! Sa pag-isabi, grabe ang karanasan ko! Sa pag-isabi lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe! Grabe ang sa buhay ko! Grabe! Grabe!
Maligay sa buhay ko. Nakabi talaga. Nakabi. Grabe ang naranasan ko. Sa pag-gising. Sa pag-gising ko lang sa umaga. Hanggang sa pagpapahinga. Pagpapahinga. Grabe. Maligay sa buhay ko. Kay sarap. Kay sarap, sarap sa presensya mo. Kay sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Ano hanapin pa? Hahanapin pa. Mula sa'yo lahat, lahat Panginoon. Grabe, grabe na sa buhay ko. Grabe na sa buhay ko. Grabe, grabe na sa buhay ko. Grabe, grabe, grabe ang naranasan. Naranasan ko sa pag-isip pa lang sa umaga. Amen. Hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na sa buhay ko. Grabe na. Grabe, grabe niya sa buhay ko. Okay. You may be seated now, brothers and sisters. Maupo na uli kayo ang lahat, ano? Mga intermission ng awit, grabe talaga, no? Hindi nyo ba nadadama yung grabing pag-ibig ng Diyos? Diba? Ako, damandama ko yung pag-ibig na grabing-grabe. Sipin mo yun, ano? Sabi nung iba, Brother Rex, paano ka tinawag ng Diyos? Ako tinawag po ng Diyos, to ako po ay may sakit sa puso. Nagkasakit ako sa puso, nagkaroon ng ulcer, diabetes, nagkaroon ng hepatitis, at lahat ng mga tis-tis. Lahat po ng mga tis-tis. Umiinom ako ng maintenance dati noon, matagal na panahon. At ito'y naging dahilan, ito'y bunga ng worldliness, kamunduhan. Kasi nagtrabaho ko sa insurance. Yung insurance company, doon ko po, yung mga leaders namin, yun ang nagturo sa akin sa mga kamunduhan. Yung nagturo, pumunta ako ng beer house, doon nagturo kami kung saan mga live show, mga kung ano-ano. At bunga noon, doon ako nagkasakit. Doon ako nagkasakit po, doon ko natakot ako, alipin ang takot dahil sa pag may sakit ka sa puso, anytime pwede ka mamatay. Diba? Kung may mga sakit sa puso, anytime pwede ka mamatay. E kung wala ka kay Lord, dahil ang mga taong na kay Lord, hindi natatakot mamatay. Hallelujah! Amen! Amen! Bakit ka matatakot? E pintuan nyo para sa bagong buhay. Ah, diba? Mahalaga, you are ready. Ay noon, hindi ako ready, kaya ako takot na takot mamatay. Ang taong takot mamatay, hindi handa. Ang taong takot mamatay, selfish, makasarili. Diba? Eh ako noon, ganun ako noon. Takot ako, kasi hindi ako nakahanda. Alam ko, ako sa impyerno pupunta. Ako nagbabayad ng babae noon. Kung ano-ano mga extracurricular activities. Kaya sabi ko, yung unang wife ko, inanakawan ko yung mga anak ko. Yung unang wife ko, kaya anong galit naman ako, kasi yung unang wife ko, kung saan ba para akong, sabi nga kami daw ay lahim pikutin. Kasi kasama ko lang sa trabaho yun, eh, nagising ako, eh, nandun na. Grabe! Grabe! Bala kong iwanan, kaso hindi. Alam mo, sabi ko nga, God speak to us through circumstances. Sabi nung nanay ko noon, buhay pa, kung ayaw mo, iwanan mo. Nanay ko pala, konsentidor, ano? Sumalangit na ang kanyang kaluluha. Pero mga kapatid kay Kristo, tingnan niyo po, sabi ko, hindi, ginawa ko yon, pananagutan ko. Pinanagutan ko. Kaso nung mag-asawa na kami, lagi ko siyang sinusumbatan. Kaya bunga noon, nagkaganon yung buhay ko. Nagkaanak kami, bunga lang ng pangangailangan. Pangangailangan. Hindi ko nababanggit yung
minamahal kita. Hindi ko nababanggit, I love you. Never. Kahit nung kinasal kami, tumangulang ako. Antok na antok kasi ako noon. Pero, nung dumating na ako'y tawagin ni Lord, doon ko na-realize na napakarami kong kasalanan. Nung tumugon ako sa Panginoon, iniiyak ko lahat sa Kanya, ang ating pinag-usapan, tears of longing. Niyak nang iniyak ko, dumapaw semento, sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon doon sa 118 Amorsolo, Makati City. Sa isang ganitong gawain, si Brother Mike ang nagtutok, yung kanilang mga kasamahan noon, 1986. Kaya almost more than 30 years na ako sa ministeryo. More than 30 years na hindi po nag-winggang-winggang. Sapagkat na-experience ko, masarap po ma-experience natin si Lord. Kapag di natin na-experience ang Panginoon, may tendency na kayo mag-backslide. Si St. Paul na mamamatay tao na experience niya ang Diyos. At because of that experience, mga kapatid, hindi niya iniwan ang Panginoon. He continues serving the Lord. Nagpatuloy siya ng paglilingkod sa Diyos hanggang ngayon inaalala natin siya lagi. Amen. Ang hina. Amen. Kaya, pagkatapos po noon, ako'y dumating na yon, doon ko, kinausap yung wife ko, pinagsisihan ko ang lahat. Umiyak na naman ako. Doon ko natutong umiyak sa isang babaeng minamahal. Yung dating hindi ko nababanggit na I love you, doon ko nasabi sa wife ko noon, nung una kong wife, mahal pala kita. May pala pa yun eh. Mahal pala kita. Eh kasi naman, sabi nga, you cannot give what you do not have. Hindi ka pwedeng makapagbigay kung wala ka nun. Ano may bibigay kong pag-ibig? God is love. Wala sa akin siya. How can I give that love? Alam niyo bang yung mga nangangalo niya? Hindi naman pag-ibig yun eh. That's lust of the flesh. Pita na naman yan. Kaya kalukuhan yan sinasabi mo, mahal kita! Na hindi mo naman asawa. Kamunduhan yun. Hindi yung love. That is lust of the flesh. Pita ng laman. Galatians 5:19. At ang gumagawa ng ganun, pag inabot ng kamatayan, di nagsisi at tumanggap kay Kristo. Sabi ron, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Basahin niyo po ang buong Galatians 5:19. Memorize ko po yun. Sabi ron ni St. Paul, hindi maikakailangan ang mga gawa ng laman, pangangalo niya. Karimari-marim na pamumuhay. Ano ba yung karimari-marim na pamumuhay? Yung pinaglaruan mo ang sarili mo. Yung iyong nililibang ang sarili mo na may ginagawa kang malaswa. Yung binibinta mo yung katawan mo. Malaswang ginagawa mo. Karimari-marim na pamumuhay at kahalayan. Kasunod doon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pera, trabaho, at anumang pinagpapalit sa Diyos. Sa oras na para sa Diyos ay pinagpalit mo sa halip na pumunta ka sa Kanya, ay nagiging Diyos-Diyosan ang buhay. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, kampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, parang disco. Disco, you are dancing in Satan and company. Eh noon ang hilig ko, ano? Sa mga bold show. Grabe. Naguunahan kami sa tigabilang dulo. Lahat ng kalalakihan, tumatakbo. Habang nakahawak sa poste, yung babaeng sumasayaw. Hallelujah. Pagkatapos nadaling kami nung grupo kung saan, sa may rotunda, may famous jam po na ano na, na motel sa ibaba, puro babae. Nung panahong yun,
50 pesos lang. Ang mura, ano? Cheap. Eh, kasi 1986 pa. Anong value ng pera doon? 1986. Ngayon, yung 50 times 10 siguro ngayon, ano? Mga kapatid, kaya nakasakit, ano? Kaya mga kapat kay Kristo, yun, ano? Pero tingnan niyo po, kay buti ng Panginoon, nandito na po ako, di ba? Ha? Natutunan kong mahalin yung dati kong bahay. At noon, nagkaanak muli kami. Ha? Dati nung tatlo pa lang, naging lima. Yung dalawa, bunga na talagang, where do I begin to tell the story of how great a love can be? Diba? Doon na po, nagkaanak kami. So, yung pangalan nila, sinunod na namin sa Lord. Ha? Marisa at Rex means king. Ha? Hindi ko pa kilala ang mga propeta noon, inailagay ko Jonas, Rex Jonas. Yung nakikita niyong gwapo sa Facebook na Amerikano. Ha? At ang pinakamatindi, lahat ng mga anak ko sa una ay natapos lahat. Hindi ko kaya yun, pero kaya ng Diyos. Magkasama na. Katapos sila. Kanya lang ang pinakamalungkot, yung pangbunsong anak kong si Rex Jonas. Sabi nga, kung kailan mo natutunang mahalin ang isang tao, saka naman nawawala sa iyo, di ba no? Kaya po, namatay siya nun sa panganak ng bunso kong anak. Pero after 7 years, sabi ko sa Lord, hindi na ako mag-aasawa talaga. Pero sa ilong pala lang galing yun eh. Pinimplits ko, hindi na ako mag-aasawa. Pero after 7 years, mga kapatid, bigla akong nagising ang aking pagkatao. Nagising ang natutulog kong puso. Muling nabuhay ang aking pagkatao. Muling nabuhay! Sabi nung iba, nung ano, Brother Mike, sabi ko, hindi na po ako mag-aasawa na po muli ako, sabi ko. After 7 years yun. Natiis ko po yung 7 years. If we are controlled by God, mapagtatagumpay natin ang lahat ng pagsubok, even the last of the flesh. Hindi natin napagtatagumpayan noon ang pita ng laman sapagkat we are not controlled by God, we control ourselves. Sarili natin ang nagkocontrol. Di natin kaya. Limitado ang powers natin. Limitado ang ating lakas. But if God is for us, who can be against us? Amen! Amen! Kaya na namatay yung wife ko, iyak ako ng iyak, ano? 7 taon. Sabi ko, Lord, I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing, but now you found me. Diba? Nasumpungan tayo ng Diyos. Diba? You have given life to me. Binigay sa atin. Ano? So, after 7 years, napagtagumpayan ko ang mga trials, never na ako nagkaroon ng relationship sa anuman. Sapagkat lagi kong sinasabi, diyan nag-umpisa yung take over Holy Spirit, fill my life with your power. Punuin mo lagi. Holy Spirit, fill me. Yun sabi ko lagi. My heart is yours. Ang puso ko'y sa'yo, Lord. Holy Spirit, fill me. My whole life is yours. Ang buo kong puso'y sa'yo, Lord. I am nothing without you. I am nothing without you. Alam mo kung bakit napatawa sila? Ganyan sabi ko. My heart is yours. I am nothing without you. Diba? Ganun po yun.
Wala tayong magagawa kung wala si Lord sa atin. We are nothing without Him in our lives. John 15:5, di ba? Wala tayong magagawa. So, yun po. Kaya, sa loob ng 7 years, napagtagumpayan ko ang pagsubok. Pero nang dumating ang isang babae, muling nabuhay yung laman ko, muling nabuhay ang puso ko, muling nabuhay at kumislop ang kaibuturan ng aking puso. Grabe! 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 Totoo po yun! Sabi nung iba, Brother Rex, wala nang ikalawang langit. Wala na anyang ikalawang langit. Sabi ko, paano yun? Ah, sabi ko, diyan kayo nagkakamali. Noong una kong asawa, nasa purgatorio pa lang ako. Nasa purgatorio. Ngayon, no, after 7 years, nasa langit na ako. Nagkala kami ng tatlo. Puri ng Panginoon at napakatindi. Mga kapatid, lahat ng sakit ko pinagaling ng Panginoon. Lahat ay nawala. Lahat ay gumaling. At ang sabi ng iba noon, napakapangit ko raw. Aywan ko sa tingin nyo ngayon. Aywan ko sa tingin nyo. At tingin nila noon ako si Palito kaysa si Payat ako noon. Ang tingin nila noon, napakapangit ko. Pero noon, ibang-iba. Sabi niya, bakit kamukha ka na ni Alden? God give me you to show me what's real. Di ba? Mga kapatid, grabe. Because God is with us. Remember, God is love. Ano? Pag kayo ay nasa inyo ang Diyos, talagang kahit ka nag-iisa, matatawa ka. Minsan nilalaro ka ng anghel. Minsan nilalaro ka ng Panginoon. Grabe, mag-isa ka, tawa ka ng tawa because God is with you. He is the joy of your life! Amen! He's the joy of our life. Kaya makikita po natin, hindi lang kagalakan lagi. Jesus wept. At sabi ro, remember that He who weeps with us, weep for us. Kahit napakarami ko ng luha, kahit rami ng luhang na nawala sa puso ko, kahit rami ng tumulong luha, pero may matinding luha na naging treasure sa buhay ko. Yung luha no ako'y makilala ko si Jesus. Yung luha no ako'y lumuhod, nung umiyak, at tanggapin ko siya sa aking buhay. It is treasure in my heart. Kaya yung po ang sinasabi yan sa ating pinag-uusapan, Jesus Christ wept for us. Ang pagluha ni Kristo ay para sa ating lahat. Yung luha ko noon, hindi para lang para sa akin, kundi para sa mga mahal ko sa buhay at sa aking mga kamag-anak at sa mga taong paglilingkuran ko, bahabahaginan ko na mga patutuong buhay. Kung hindi nangyari ang mga bagay na yan, wala akong sisure sa inyo. Ha? Yung minister, yung pagmi-minister ko, walang power, walang buhay, without experience. Kung wala ang mga karanasan, the purpose of that experiences, mga kapatid, so that we can share that sa mga tao. Let us make it clear. Unawain po natin, liwanagin natin, that we are not talking about tears of self-pity. Hindi po pagluha dahil ikay nahahabag sa sarili mo. Hindi pagluha dahil naaawa ka sa sarili mo. Hirap na hirap ka na sa pagtatrabaho dito. At yung mga mahal mo sa buhay, gastos dito, gastos doon, at puro hingi. Ano ka nang pakinggan yung kiriring ng telepono pag nalaman mo, ayaw mo nang sagutin. Dahil iniisip mo, hingi na naman. Kaya naiiyak ka sa iyong sarili, naaawa ka sa sarili mo, trabaho ka rito, trabaho doon, pero parang walang malasakit sa iyo ang mga mahal mo sa buhay. Hindi po yun yung luha na pinag-uusapan natin. Hindi po yung pagluhang yun. Ha? Anong pagluha? Sabi ron, such tears can basically carnal. Yung pagluhang ganun, iniiyakan mo ang sarili mo, naawa ka, nahabag ka sarili mo, sinasabi mo, Lord, bakit ganito, Lord? Hindi ko na maunawa na po ikaw ito.
Liwanag sa landas na mga kapatid, madalas ganun tayo eh. Nung wala pa tayo sa Panginoon, eh minsan nasa Panginoon tayo, ganun pa rin tayo. Nahabag ka sa sarili mo, iyak ka ng iyak. Sayang. Sayang kapatid yung pag-iyak mo. Sayang yung pagluha mo. That tears is basically carnal. Pag sinabing carnal, kamunduhan yun. Makamundo. Kinabahag mo ang sarili mo. Maling-mali. Maling-mali. Kaya mula ngayon, huwag kang mahabag sa sarili mo. Huwag kang mahabag sa sarili mo. Habang nasasaktan ka, dapat lalo kang natututong magmahal sa mga taong hindi nagmamahal sa'yo. Amen. Kahit ka rejected, kahit ka inaapi, kahit na anong nangyayari sa buhay mo, alalahanin mo, that's the greatest commandments of the Lord. Diba? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your heart, with all your strength. At hindi mo pwede sabihin yun kung hindi ka nagmamahal sa iyong mga kaaway. Love your enemies, sabi ni Kristo. Love your enemies. Ibigin mo ang kaaway mo. Yan ang napakabigat na krus natin sa time na tayo ay nag-meditate. Ang pinakamabigat po na krus ay hindi yung asawa mo. Hindi yung misis mo. Ang mabigat pong krus nating mga Kristiyano ay yung paano natin tutuparin yung commandments ni Lord na nabibigat at nahihirapan tayong gawin na mahalin yung iyong manugang, yung iyong bianan na lagi kang pinagsasabihan ang pangit mo. Yung cross po natin, yung hirap ng pagsunod, yung being obedient to God's will, ang bigat yata po nun. Sipin mo, sabi ni Jesus, love your enemy, pagkatapos ay di mo kaya, bibitawan mo yung cross. You must go on. Carry your cross. Deny yourself. Kalimutan mo sarili mo. Kalimutan mong inaapi ka. Kalimutan mong pinuusig ka. Kalimutan mong ganito. Lahat, kalimutan mo ang lahat. And follow me, sabi ni Jesus. Sumunod ka sa akin. Obeying Jesus is being obedient to His word. Being obedient to His will. The will of God is the word of God. Napakahirap po nun, no? Siguro lahat nahihirapan. Ako man nahihirapan eh. But without Him, we can do nothing talaga. Kung wala siya sa buhay natin, hindi natin talaga kaya. Subalit kung siya'y nasa sa atin, walang magagawa ang demonyo. Lahat ay magtatagumpay. Di ka man binayaran ng mga taong nangutang sa'yo, forget it. Di ka man binayaran, okay lang. Mas masarap yung kayamanan sa langit na tinitreasure natin. Mas masarap yata po yung ikaw ay hindi nagwe-wasting time sa labas. Masarap yata yung nandirito ka, nakikinig ka. That's treasure in heaven. Sabi ng Panginoon, di ba? Mag-impo kayo ng kayamanan sa langit doon. Walang nagnanakaw, walang kurap doon. Wala doon mga politiko na nangangako pero hindi natutupad, natutulayan, magkakaroon ng mga LRT, maano, pagkatapos magpapasagasa sa train, pero hanggang ngayon hindi pa nagpapasagasa. Anong ganon? Ikaw talaga. Grabe. Mga kapatid kay Kristo, alam mo, ang Kristiyano, tinutupad ang mga sinasabi. Pag tayo po ay nangako, hindi napapako dahil si Kristo ang siyang nasa puso natin. Yeah. Yung mga pumapalakpakan, answered prayer pag-uwi mo! Yeah. Amen!
here discussing the power of tears resulting from deep spiritual desire. Ano yun? Tears are so intensely personal. Siyempre yung pag-iyak natin, Diyos lang nakakalam. Walang makapagsasabi kung ano ang pag-iyak mo. Tears are so intensely personal that the praying soul can weep more naturally and freely when only God is the witness of the tears. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Si Brother Sam. Tanging Diyos lang nakakaalam kung ano ang klase ng pagluha natin. Tanging Diyos lang, mga kapatid. Dahil ang Diyos is not only powerful, but God is omniscient God. Di pa nga ginagawa, iniisip mo pa lang eh. Alam na ng Diyos na may ginawa kang masama bago ka pumunta rito. Alam na ng Diyos na bago ka pumunta rito, mayroon kang ginawang secret, pero lantad sa Diyos. Amen. 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 Diba? That's why it's very important to confess. Diba? Confession. So, ano pa sinasabi, mga kapatid? 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kung hindi ko matapos ito, better relax pagbabalik ko sa inyo, kung ako iimbitahin niyo pa uli. Live tayo ngayon, naririnig sa Facebook, ano? Ha? Naririnig doon, ano? Pagkatapos nito, diretso ako ng Kuwait. Approved na raw, purihin ng Diyos. In-approved na raw. Okay, sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Nung siya pumipili na magiging hari, papalit kay Saul, si King Saul, na dating qualified, sometimes tayo qualified to serve God, but habang tumatagal para tayong si Saul, nagbabakslide. Kaya noon, nung papalitan na si Saul, ano, pinipili niya, ha? Eh, ilang magkakapatid sila na nila David, ha? Tinitingnan niya nung ano, yung panlabas. Pero sabi rito, ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang itsura natin, kung kamukha man ako ni Alden o hindi. Ha? Alam nga naman sabihin nyo, ako'y kamukha ni Sharon, hindi naman ako babae. Di ba? Ha? Hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon kung ano ang kaloob-looban ng puso natin. Di ba? Hindi yan nakikita sa microscope, hindi yan nakikita sa ECG, hindi yan nakikita sa X-ray. Diyos lang ang nakakakita ng laman ng puso natin. Hindi yan nakikita, kapatid, ng biyanan mo. Oy, hindi yan nakikita ng biyanan mo. Hindi yan nakikita ng manugang mo na lagi kang kung ano sinasabi sa'yo. Hindi yan nakikita ng mister mo, oy, at ng misis mo. Ang puso natin, ang Diyos lang ang nakakaalam at nakakakita kung ano ang laman ng puso natin. Nakikita ko po sa inyo yung mga pamapalakpak kung ano yung palakpak ng taong bless at yung mga taong discern ko sa itsura ng tao kung sino yung nabibless, kung sino yung kunwari lang ano-ano. At tingin ko rin naman kung sino yung taong puyat na puyat. Kita-kita. Hindi ba mga kapatid? So, ang puso natin, Diyos lang nakakakita, mga kapatid. Your tears, like your words in intercession, are very important. Ang pagluha natin sa panahon na tayo nananalangin para sa ating kapwa ay napakahalaga, mga kapatid. Napakahalaga. It's very powerful. Ha? Tulad ng salita natin, tulad ng pagsasalita. Alam, bakit ba tayo nagsasign of the cross? Naayaw nung iba. Brother Sam. Ha? Gandahan mo. To save life. To save life. Ngayon. Sa'yo.
Alam mo tayo nagsasign of the cross because we declare our faith that we believe in the Father, Son, and the Holy Spirit. Saan ba nag-umpisa ang sign of the cross? It is a sign language na nung unang panahon ang mga believers ay pinapatay. Sinusunog. Ginagawang ilaw. Tinatali sa mga puno ang mga mananampalataya noon. Para rin ngayon ang mga ISIS pinapatay ang Kristiyano. Pasalamat kayo, may guwardya kayo dyan. Proteksyon natin yun. Hindi kayo dapat mata magalit dyan. Kapag bigla kayo sinugod ng ISIS dyan, pugot lahat ulo nyo. But if God is for us, who can be against that? Diba? So, mga kabatid, ha? Ano sinasabi ko na? Sign of the cross, diba, no? So, yung po, sign language. Ha? Ha? Declaration of our faith. Ha? Kaya noon, pag nakita ng ano, pag na ganun lang sila, alam nila, kapatid. Alam nila, kapatid. Kapanalig. Kapananampalataya. Kapuso. Kabarkada. Kapamilya. At higit sa lahat, ka-prayer partner very soon, Channel 35. Magkaka-television na tayo, Channel 35! UHF, ano? Kaya po, ayan, diri-diritso na yan. Diyan na pupunta ninyo mga tithes and offering sa iba pang mga gamit. So mga kapatid, tinan mo, yung importance of that sign. Ha? Sa pananampalataya, maraming tanda. Bakit kayo may cross ngayon? Ha? Bakit? Anong ibig sabihin yan? Habang kinukrusan ka, naiiyak ka. Sinasabi mo, tunay 25. Ibig sabihin, tunay, nagmula ka sa lupa, magbabalik ka sa lupa. Ibig sabihin nun, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Ayun po ang sign na, no? Sa pananampalataya, daming tanda. Ha? Kaya sa pananampalataya, marami rin tumatanda. Ano na sign ng pagtanda? Uban. Inuuban, ano? Ha, napapalot na, ano? Yung maraming sign. Sa pananampalataya, ang ating tanda, at ang pinaka-the best, when you come before the Lord, ha? Pa'y kayo lumuluha. That sign of your tears, it means you humble before the Lord. It means you are talking with Him, not in words, but in your tears. And that tears is very powerful. Sa Book of Revelation, sinasabi ron, after na tayo naging tagumpay, victorious Christian, at naharap na tayo sa Diyos, anong sabi? Ang Diyos ang magpapahid ng ating mga luha. So, in-expect ng Diyos yan. Yung pagluhang yan, mga kapatid. Your tears, like your words in intercession, are very important. However, God sees and knows you as you are really are. Kung sino ka talaga. Kung sino ka talaga. 2 Samuel chapter 7 verse 20 to 22. Ano ang sabi ng Biblia? What more can David say to you? For you know your servant, O sovereign Lord. Sabi ron, for the sake of your word and according to your will, you have done these great things and made it known to your servant. Sabi ron ng 2 Samuel, how great you are, O sovereign Lord. There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. Galing, ano? Ang ganda, oh. Anong naririnig sa inyo dyan? Ha? Sabi ron, what more can David say to you? For you know your servant, O sovereign Lord. For the sake of your word and according to your will, you have done these great things and made it known to your servant. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
And all will see how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. And all will see how great is our God. Sarap, di ba, no? Di ba, yun sinabi dyan, ano? Kasi, kapag ikaw ay lumuluha, damandaman mo ang presence ni Lord. E sabi ron, O Sovereign Lord, there is one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. Sarap, ano? Ano sabi ron? There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. Come on. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I've been searching for eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river rhyme. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. Oh, I can yes, hallelujah! There is none like you, Lord! There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search in for eternity, Lord, and find there is none like you. Listen! He said, Your mercy flows like a river rise. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. For there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart like you do. I keep searching for eternity long and find there is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none. Purihin siya. Ang sarap, ano? Ang sarap kapag, you know, it's more than twice ang value when the Word of God proclaims by singing. It's more than twice. Grabe. Pag tinagalog mo yan, ano kayang sa Tagalog yun? Wala kang katulad, walang gaya mo. Hindi na, tama na. Pwede na po kayo maupo muna. Sandali na lang po. Okay. Okay. Ano po ang sinasabi ng Bible? So remember that your tears like your words are very important. Ang pagluha natin sa harapan ng Diyos ay napakalaga tulad ng salita. Once you pray to God, lagi tayo, sometimes bubbling word, ano? Paulit-ulit na wala sa puso, mahalaga. Pag ang luha natin laging galing sa puso, walang luha na nanggaling sa nguso, walang luha na nanggaling lang sa isip mo, laging kaya ka lumuluha, it came from your heart. Kaya lang it depends on the tears kung yan ba ay luha na ikaw ay nahabag sa sarili mo. Self-pity, uluha
na talagang matindi ang ibig sabihin. Okay? So yun po yun, mga kapatid. Kaya ano sabi ng Biblia? Yan ba ang ano, luha mo? Ang ganda ng babae niya, ano? Sino kaya yan? Baka yan yung isa sa inyong mga sister na kapag gabi, pagdating ng alas 12, ay nag-iiba na ang itsura. So, where in the Bible there is time to weep? Saan po mababasa sa Biblia na kailangan nating lumuha? Sabi po ng ganda ng luha niya, oh. Tinan mo, oh. Tindi ng luha niya, ano? Yan, nandun, oh. Yan, bilog na bilog. Ha? Parang ano yun, yung ano sa kwintas, ano? Parang perlas, ano? Yan. Sinasabi po ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and time to dance. May panahon ng pagluha, may panahon ng kagalakan, kasiyahan, may panahon ng pagdadalamhati, at may panahon ng pagsayaw. Amen. Kaya napakahalaga po nun. Several reason why we need to weep in intercession. Ito na po ang aral. Bakit kailangan nating lumuha sa panahon na tayo nananalangin para sa ating kapwa? At ito ang burden ng paglilingkod. Without burden in your serving Lord, your service is useless. Baliwala ang paglilingkod kung wala tayong burden o pasanin. Gusto natin minsan ay puro easy, madali. Ayaw natin na may pasanin tayo. Samantala sabi ni Kristo, ano diba? Matthew 11:28, 29, na sumusunod. Lumapit kayo sa akin kay lahat na nangapapagal. Kayong lahat na nabibigatan ng inyong mga pasanin. Kayo aking pagpapahingahin. Lumapit kayo at mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ha? Ang pasanin ibibigay ko sa inyo ay magaan. So, ang paglilingkod sa Diyos may burden. Ang paglilingkod sa Diyos may pasanin tayo. At yun ang reason bakit tayo umiiyak sa ating mga pananalangin. Ano ang first reason, mga kapatid? First, we should weep because humanity has forsaken God. Marami pong mga tao ang nakalimot sa Diyos. Sa Pilipinas, nag-aaway-away sila. Ayaw pang mag-usap-usap, ay sila ang magkakasama. Apektado tayo ang bansa natin. Samantalang pwede namang mag-usap. Samantalang pwede namang communication. Because there is communication gap. When there is communication gap, especially in your family, doon nakakasingit ang demonyo. Sabi ni St. Paul, do not let the devil a footholds. Huwag yung bibigyan ng butas, puwang ang demonyo sa inyong buhay. Pag may gap, may puwang. Pag may gap, may papasukan ng demonyo. Amen. Kaya nakakapasok ang demonyo. The best is communicate with others. Mag-usap kayo. Mag-usap-usap ang lahat. Yung po ang reason why we pray and we have tears in our hearts. Bakit tayo umiiyak? We should weep because humanity is forsaking God. Maraming mga tao nakalimot sa Diyos. Maraming mga tao ayaw sa Diyos. Hati-hati. Sabi ron, nation have forgotten God. Ang bawat bansa ay nakakalimot sa Diyos. Sabi po yan ang Psalm 9 verse 17, the wicked return to the grave. Ha? Yung mga masama mapupunta sa? Ha? Saan? Katang? Saan, brother? Sa libingan? Ha? Yung grave na yon is pertaining to sa ano, sa ano, ano, sa masama, ano? Ha? All the nation that forgotten or forget God. Yung nakalimot sa Diyos. Mga bansang nakakalimot sa Diyos, mga kapatid. Buti na lang ang Pilipinas, ano, nananalangin pa tayo. Ha? Why do not want to retain the knowledge of God? O sabi lang, they do not retain the knowledge of God. Ayaw nila doon sa karunungan, kaalaman ng Diyos. They rejected the knowledge of God. Pinabayaan sila ng Diyos. Kung babasahin nyo ang Romans chapter 1, pinabayaan sila ng Diyos dahil sa kanilang mga gawang masama. Ha? Iyon, Romans chapter 1 verse 28. Furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to a depraved mind to
to do what ought not to be done. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang masamang gawa, sila'y pinabayaan ng Diyos. Kung ano ang gusto nila, bahala kayo. Ayaw nyo sa akin? Kaya mahalaga po, paglapit sa Diyos. Pangalawa, we should weep because sin is multiplying. Evil people are going from bad to worse, deceiving and being deceived. Pangalawa, kaya dapat tayo lumuha sa panahon ng intercession, pananalangin sa isa't isa, ay dahil palaki ng palaki, parami ng parami ang kasalanan nating ginagawa. Dati naman noon, walang same-sex marriage. Ngayon, gusto na maraming same-sex marriage. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Paglaban sa Diyos yun. Nilalabanan natin ang kalooban ng Diyos. Nilalabanan natin pagpatay, kung ano-ano mga ginagawang against the will of God. Kasamaan po yun. Kaya alam nyo, kailangan ng bayan natin is intercession. Kailangan ng bayan natin ang prayer. I am not against our president. Ako ganun din. Hindi ko man siya binuto, pero nakikita ko ang kagandahan. Pero, we must follow the will of God. We must follow the will of God. At magagawa natin sumunod sa kalooban ng Diyos and our leaders in our country. Kapag tayo nagkaisang manalangin, ipanalangin siya, hindi labanan siya, ipanalangin na ang lahat ng umuusig at lahat ng mga tao na namumuno sa bayan, pag nagkaisa tayong panalangin, baka maging tulad siya ni St. Paul. Baka maging tulad siya ni St. Paul. When he encountered the Lord Jesus Christ, alam mo, St. Paul siya ang may ang utak ng pagkamatay ni St. Stephen. Si Stephen. Ang lahat ng mga tao, yung mga taong ginamit ni St. Paul para patayin si Stephen, yung kanilang mga damit inilagay sa paanan ni San Pablo, si Saul pa nun. Ibig sabihin, susunod ka. Kailang patayin yun. Pero, kapag ang Diyos ang kumilos, walang matigas ang puso na hindi kayang baguhin ng Diyos. Amen! Amen! So we should weep because sin is multiplying. Evil people are going from bad to worse, deceiving and being deceived. Nalilinlang at nanlilinlang ang maraming mga tao. Ako, biktima ako ng panlilinlang. You know, ano ba ang unang-unang kasalanan na gawa ng tao? From the book of Genesis. Ha? Ano? Sabi, disobedience. Ang talaga po, ang bunga ng, yung pong disobedience ay bunga na lamang ng deception. Ang ninuno po natin na palinlang kay Satanas. Na deceive. And many people were deceived. Maraming mga tao na di-deceive, mga kapatid. Yun ang unang kasalanan. Ang result of deception is disobedience. Pagsuway. Kauna-unahan kasalanan ng tao, hindi po pagsuway. Being deceived by the devil. Napalin lang. Sinuway ang lahat. Kaya nagsumuway nga, deceive na. Bago sila sumuway, na-deceive na ang mind nila. Pumasok na. At yun tayo. Hindi ka gagawa ng masama hanggat hindi na itanim ni Satanas sa puso at isipan natin yung gagawin mo. Pinagplanuhan yun. Ang lahat ng kasalanan pinaglilihi. Sabi sa sulat ni Santiago. Pinaglilihi yun. Yung gagawin mo, pinaplano mo yun. Nasa isip mo na, deceiving spirit. Kaya mga kapatid, pag napadeceive ka, delikado. Okay. So ano sabi ron, mga kapatid? Okay. 2 Timothy 3:12. In fact, everyone who want to live godly lives like Jesus Christ will be persecuted. Kung tayo totoo na kay Kristo, magtiyaga, magtiis, ipipersecute tayo. Pagsasabi at pagbibigka ng pawang kasinungalingan, maaari kang patayin pa at ipako sa krus. Pero don't give up. Tandaan nyo, sabihin mo sa iyong katabi, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos.
O sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila tumigil. Kahit pinagbawal ng haring pagano si King Nebuchadnezzar, ha? Nabawal manalangin. Ha? Mga kapatid, pero anong ginawa po nila Shadrach, Meshach, Abednego? Sila po ay hindi sumunod sa hari. Ha? Itinapon sila sa pugon at naitapon sila sa pugon. Ano ang nangyari? Ha? Hindi kasi sila sumamba sa ribolto ni King Nebuchadnezzar. Ay pinagbabawal, bawal lumuhod, bawal sumamba sa malaking statwa ni King Nebuchadnezzar. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi kami sasambayan. Kilala namin ang aming Diyos. Ang aming Diyos ay buhay, makapangyarihan, hindi nagbabago. Ah, dahil sa sila'y sumuhay sa hari, sila'y hinuli, inihulog sa pugong, pinainit ng 7 times, ha? Sa ordinary heat. 7 times, yung paso ng sigarilyo, init na init kayo. Yung 7 beses na init, it's symbolizing the hell. Sumisimbolo yon sa impyerno. Pero tingnan nyo po mga kapatid, hindi sila nasunog. Nung sila ay ihulog doon, naagapos pa, nasunog yung tali. Ni buhok hindi nasunog. Ni damit nila hindi nasusunog at napahaganda the importance of praise and worship. Ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng awit, nung sila'y nanduro na, nasunog na yung tali, sila'y nakalaya sa gapos, at ano, sila'y nag-awit sa Lord. Alam mo kung anong awit nila sa Lord? God's got an army marching to the land, deliver us his songs, their healing in their hand, na-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 
hindi nasusunog. Yan ang ibig sabihin ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Walang makalalaban, walang makalalaban, walang makatutupok. Kung ang Diyos ay nasa sa atin, lahat pinugutan ng ulo, ikaw hindi. Lahat ng halo niya na, ikaw hindi. Faithful ka. Lahat na tukso na, ikaw hindi. Bakit sabi ko ako, nangyari siya, na-deceive din kami noon. Doon sa multi-tel noon, si Rose Balajay, di ba nakakulong hanggang ngayon? Ang dami namin pera na wala. Mga disciple pa rin. Mga lingkod ng Diyos. Pero sabi namin, pera lang yan. Mahalaga si Lord. Amen. Diba? Kaya yun po ang napakahalaga. Huwag kayong susuko. Ha? Sabi ron ng Panginoon, in fact, everyone who want to live godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostor will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Time na yata ako. Bilisan natin. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. But mark this, tandaan nyo anya ito. Hoy, tandaan nyo, sabihin mo sa katabi, tandaan mo ito. Hoy! Hoy, tandaan mo ito. Ha? Ano ang sabi ron? Tandaan nyo ito, sabi ron, ha? Ha? But mark this, sabi ron, ha? There will be terrible times in the last days, sa huling panahon. Maraming terribly anya ang mga panahon mangyayari. People will be lovers of themselves. Ha? Lover of themselves. Ha? Habron, lovers of money, boastful, proud of, abusive, disobedient to their parent, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lover of pleasure, rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Ayan yung nagsasabing mahal niya si Kristo pero na hindi nakikita sa buhay niya. Yan yung sinasabi ni Pope Francis. Maraming Kristiyano na nagiging kasiraan ng pagiging Katoliko dahil maraming Katoliko hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Amen. Mahina. Bukang bibig lang si Kristo pero di nakikita yung kapangyarihan ni Kristo sa kanilang buhay. Huwag nating gayahin ang ganyang tao. Ha? Having nothing to do with them, mga kapatid. Kaya po, yan ang sinasabi ng Bible sa mga huling panahon. Kung bakit tayo umiiyak sa intercession, kung bakit iniiyak natin sa Lord sapagkat nais natin maraming tao maligtas. Tinawag tayo ng Panginoon because we are co-creator of God. Ha? Si Kristo'y tagapagligtas.
Pero si Kristo'y tumawag ng mga disciples, kailangan niya ng magsusuport sa kanyang ministeryo. Kailangan niya na may mga taong susunod sa kalooban niya. Amen? Amen? And number three, we should weep because as a church, we are too lifeless. Lifeless. Patay. And powerless. But wait, thank God for some dedicated believers tulad niyong mga taga-Qatar. Hallelujah! Salamat sa Diyos! We thank God some dedicated believers in many parts of the world are alive serving Jesus Christ. Naglilingkod sa Diyos, buhay, hindi patay-patay. Hindi patay-patay, mga kapatid. Kaya ano sabi, Revelation 3:1, to the angel of the church in Sardis, write, these are the word of him who hold the seven spirits of God and the seven stars, I know your deeds. Alam ng Diyos yung ating mga ginagawa at alam ng Diyos kung anong ating mga ginagawa araw-araw. You have reputation of being alive. You have reputation but by being alive, but you are dead. It means you have no perfect relationship with Christ. Patay. That's why we need to pray. We have nothing to do with the church. Wala tayong ginagawa sa mga tao. Some has lack of power that should witness to the world of spirituality and godliness. 2 Timothy 3:5, denying God's power. Ayaw nilang tanggapin yung kapagyarihan ng Diyos. But the Holy Spirit says, ano ang sabi ng Espiritu Santo? Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And the promise, once the Holy Spirit is within us, you will be my witness from Jerusalem to Judea and to the uttermost part of the world. Uttermost part of the world. Kasama doon ang Pilipinas, Pampanga, Laguna, Batangas, at lahat ng kasulok-sulukan ng mundo. You will be my witness. Maging buhay kayong patutuo. Even though that hindi kayo nagpuproklama ng Word of God, sabi nga, matinding sinasabi, action speaks louder than words. Higit na makapangyarihan yung makita ng mga taong isinasabuhay mo yung salita ng Diyos. Yung sa dami ng mga Pilipino nakikita ka, ba't di ka nakikisama sa mga taong nangangalon niya? At sinasabi mong, eh kasi Katoliko ako, kaya hindi ako nangangalon niya. Ang sarap naman pakinggan nun, no? Katolikong hindi nangangalon niya. Sarap yata nun, no? Sarap nun, no? Sarap kainin. Katolikong hindi nangangalon niya. Dapat ganun, no? Sirang-sira na yung ating pagiging Katoliko. Kasi tingnan nyo, ako nagmi-minister sa mga kulungan. Pag tinanong mo, ano relihiyon mo? Katoliko po. Tama yung sinasabi ni Pope Francis. Sila yung sumisira sa pagiging Katoliko, the true church that Jesus built upon the rock, that you are Peter and I will build my church. Ang hina. Nawa po kayo kay Katoliko sa buhay niyong pagiging Katoliko. Huwag niyong sirain ang pagiging Katoliko. Amen? Tama na, sobra na. Tayo sa lumang buhay natin, okay na yun. Na-experience mo na yung masama. Sapat na yun. Meron kang isi-share. Huwag mo nang balikan pa yung dati. Huwag mo nang balikan pa yung masama. Dahil andyan na, kahiyahiya ka kay Jesus. And number four, we should weep because we as God's people are spiritually asleep. Natutulog tayo, patay. Romans 13:11-13, and do this understanding, the present time, the hour has come for you to wake up from your slumber. Gumising na tayo sa ating pagkakatulog, pagkakagupiling. Sabi roon, because our salvation is nearer now than when we first believe, the night is nearly over. The day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light.
let us behave decently as in the day of time, not in orgies. Ha, yung mga kabataan mahilig sa orgies. Ha, mga possession, mga kung ano-ano, mga kung ano-anong mga ginagawa. Ha? Orgies, ha? And drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of the sinful nature. Yung sinful nature, yung pita ng laman, sinabi ko kanina. Huwag nating pagnasaan ang pita ng laman. Sinful nature. Huwag po yun, mga kapatid. Yan, huwag na tayong kumanta niyan kasi nakanta na kanina. And finally, brothers and sisters, finally, sabi naman, we should weep because Christ's coming is so near and our task is so complete. Malapit nang dumating si Lord. Aywan ko po kung iniisip yung malapit nang dumating si Lord. Lahat ng sign, lahat ng tanda, lahat ng palatandaan ay nagaganap. Bakit pa tayo magiging pabanjing-banjing? Bakit aayaw pa tayo? Ano? Bakit maraming Kristiyano, sayang mga pagkakataon? Sayang po. Sayang! Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Sa next day ay magkakalayo. Bakit? Kaya? Sayang, marami pa akong ituturo sa inyo. And thank you so much to all of you. Thank you kay Brother Ronald. Thank you sa lahat ng council. Thank you sa lahat ng workers. You know, my burden is here in my heart. Nais kong magturo, sabi ko doon sa formation, the empowerment, ha, of all workers ay doon nakukuha sa pagtuturo. Kapag tayo lagi may nagtuturo, may empowered po ang lahat ng Kristiyano. At pag na-empowered po tayo, kapag tayo magtaglay na kapangyarihan, kahit magsama-sama na ang lahat ng demonyo, hindi may bubulid ang sino man tao, magsama-sama na ang lahat ng demonyo! Magsama-sama na ang lahat ng demonyo sa impyerno, wala silang magagawa sa iyo. Sabi ng 1 John 4, greater is he who is in us than he Satan who is in the world. Higit ang niyang makapangyarihan si Kristong nasa sa atin, tinanggap natin, Diyos natin, kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. 1 John 4:4. Makapangyarihan si Jesus. At hindi ko siya maipagpapalit. I will never give up to serve Him. I will never give up my life sa anumang kabunduhan yan. Yes, tao tayo. Isa nagtutukso, nagkakasala. But remember, God is always with us. Hindi tayo pababayaan, iiwan ng Diyos. Pangako yun ng Panginoon, panghawakan nyo, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Basta't manalig ka, basta't magtiwala ka. So at the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Yung mga false, kung ano yung spirit ni Satanas na nandideceive, nanlilinlang, yun din ang taglay nila. Appear and deceive many people because of the increase of wickedness. The love of most will grow cold. But he who stand firm to the end will be saved. Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Mananatiling tapat, faithful, submissive, obedient to the will of God. They live in His Word. Kapatid, kahit anong pagsubok ay di ka maibubulid. Napakarami kong experience. Nasa dulo na ng PC, pero pagdating nandun, andun pa rin ang tulong, ang banal na tulong ng Diyos. Lagi sinasabi ng Panginoon, narito ang mga palad ko, palad ni Jesus, ibinuka, ipinako sa krus. Hanggang tumulong sa ating lahat. Come to me, all of you, says the Lord. All of you who are heavily laden, mabigat na mabigat ang iyong problema, pasanin.
Remember always the promise of God. I will never leave you. Huh? I will never leave you nor forsaken you. Gagaan ang buhay mo, kapatid. Tayo na kayong lahat. Si Jeremiah po was known the weeping prophets because of the great prayer burden. Prayer burden. Sa pananalangin natin, kailangan natin ng burden. Yung pasanin mo. Ano kayang pasanin mo ngayon sa iyong paglilingkod? Yung desire ng puso natin, yung desire ng ating buhay, mga taong nasa paligid natin na gusto mong mabago, mga taong gusto mong mailapit sa Diyos, mga namumuno sa ating bayan na gustong gusto natin, maganda ang kalampatakaran, pero mayroong dapat baguhin. Dapat iiyak natin sa Lord. Dapat iiyak natin sa Lord. Tulad ni Jeremias. Si Jeremias, iyaking propeta dahil mahal niya ang kanyang bayan. Mahal niya ang mga tao. Ni ayaw nga niyang magpahayag ng masasaktan yung mga tao. Pero sabi niya, hindi pwedeng hindi ko gawin ito. Kahit masaktan kayo, sabi ni Jeremias, gagawin ko ito dahil mahal ko kayong lahat. Dahil gusto ko kayong maligtas. Sabi ni Jeremias. Jeremiah says, my people are crushed. I am crushed. I mourn and horror grips me para akong dinagukan sa dibdib dahil sa hirap na sinapit ng bayan ko. Ako'y nananangis. Lubos akong nagugulumihanan. Sabi sa intercession ni Jeremias. And to conclude, tayong lahat ay tinatawagan ng Diyos. God called us to pray with tears. God called through the prophet Joel. Sabi ni propeta Joel, return to me with all your hearts, with fasting and weeping and mourning. Just close your eyes, bow down your head, and believe God is with us. Ang Diyos ay nandirito. Let us come and bow down to Him. Let us come and bow down to God. Alay mo't ibigay sa Diyos ang buhay mo. Magpakababa. Ialay ang buhay. To say, I will come. Yes. And bow down. Yes, Lord. Thank you. At your feet. Hallelujah. Lord Jesus. Thank you, Lord. In your presence is fullness of joy. Yes. Thank you. There is nothing, there is no one who compares with you. Thank you, God. I take pleasure in worshiping. Thank you, Jesus. You, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there's fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. Pleasure in worshiping you, Lord. Come on, brothers and sisters. Let's talk to God in worship. Lumapit tayo. Hayaan mong tumulo yung luha mo. I know all of us have burden in our hearts. Mayroon tayong mga pasanin.
sa ating paglilingkod. Alam ko may mga taong gustong-gusto nating mailapit sa Diyos. Alam natin may mga taong gustong-gusto nating sila'y mahipo ng Panginoon. Iiyak mo. Sabihin mo sa Panginoon, your tears is like your words, very powerful. And God knows it already. He knows your heart. Alam niya ang laman ng ating mga puso. Yes. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Yes. God is moving right now. I know He touched your heart. He touched you right now. May ginagawa siyang maganda sa buhay mo. Come on, open your heart. Open your lips. Let your tears flow upon your cheek. Hayaan mong yung luha mo ay umagos. Hayaan mong yung luha mo ay madama mo. Let the power of the tears flow upon your heart. Let God see you. Let God move. Let Him to move in your heart. Yes. There is nothing, there is no one who compares with you. It's my pleasure to worship you. Yes, Lord. It's my pleasure to worship you, Lord. It's my pleasure to worship you, Lord. Panginoon, I know you are the light. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kailangan sa araw-araw ng buhay namin. Ikaw ang aming sandigan. Nais po namin di masayang ang araw na ito. Nais po namin, Lord God, na magawa po namin ang lahat pinagagawa mo. Nais po namin, Lord, na mga tao, nais namin ilapit sa iyo through our intercession. Nawa po silang lahat ay madaman ay kay buhay at makapangyarihan. Silang lahat ay makasama sa pagliligtas mo, Diyos. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Pagitin niyo sa Lord ang mga tao nais niyong idulog. Banggitin nyo sa Kanya kung sino-sino ang nais nyong ilapit sa Kanya. Banggitin nyo kung ano ang nais nyong kagalingan. Banggitin nyo kung nais nyo ang healing and deliverance. Banggitin nyo kung ano at sino ang nais na mailapit mo sa Kanya. Come on. Light my life, Lord. Iwanagan mo kami, Lord. Light my life. Let it burn. Yes, Lord. Let its flame. Thank you. Grow brighter. Amen. And I will live my life. Yes. Unto the Lord. Yes, Lord.
Take my life, let it burn. Lift your name much higher. I will give my life unto the Lord. Oh Lord, my God, hear me cry, hear me call. Only you can satisfy all the longings of my soul. Lord, my God, take my life, my heart, my home. As an offering I've laid unto the Lord. Let's worship the Lord now. Taas natin ating mga kamay. Light my life, let it shine. Lift your name much higher. I will give my life unto the Lord. Take my heart, Lord. Take my heart. Let it serve. Let it serve. To lift your name much higher. I will give my life unto the Lord. Come on, raise up our hands. Raise up our hands to God. Hallelujah. Oh Lord, my God, hear me cry, hear me call. Only you can satisfy all the longings of my soul. Oh Lord, my God, take my life, my heart, my home. I stand over me at least an offering. As an offering, at least as an offering. As an offering, at least unto the Lord. As an offering, as an offering, at least as an offering. As an offering, a blaze, an offering. As an offering, a blaze, unto the Lord. Now, let's minister one another. Patong po natin ating mga kamay sa ulo ng ating katabi. Kung walang napatong yung isang kamay mo, patong mo rin sa ulo mo. And claim, sabi po ng kanyang salita, at sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sila'y magpapalayas ng mga demonyo. Sila'y magsasalita ng ibang wika at dumampot man ang ahas, eh di sila maaano. At ang sino mang mapatungan aniya ng kanyang mga kamay ay gagaling. Amen. Gagaling. Amen. Gagaling. Amen. Believe. There is no spirit of the Lord moving.
there is healing happening to you. Receive in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the power of the Holy Spirit, I claim, Lord God, your power, your anointing in Jesus Christ's name. Sinasaway ko anumang uri ng sakit, karamdaman, mula ulo hanggang talampakan. I rebuke you right now, Satan! Right now, get out! Get out, Satan! Get out! Get out! Get out! Get out! Go to the lake of fire! Go to the lake of fire! Hayaan mo siya, hayaan mo siya. There is healing happening to her. In Jesus Christ's name, receive healing! Receive deliverance right now in the name of Jesus! Be healed! Be healed! Receive, 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 Jesus. There is healing happening in the name of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Receive, receive, Jesus Christ. Be healed in Jesus' name. Receive healing, receive deliverance, receive the power from on high right now, right now, right now, right now. Touch, touch now, touch, receive, there is healing, there is healing. That's right, touch, 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 touch. Receive, receive, there is healing happening. Receive, Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Be healed! Be healed! Be healed! Be healed! In the name of Jesus Christ, healing and deliverance is now blowing, blowing, blowing! Touch, Lord! Touch, Lord! Receive! Receive! Be healed! Be healed! Receive healing! Receive deliverance. There is healing happening in the name of Jesus Christ. Shara Baba Sande, Baba Sande, Baba Sande, Rasiya Baba Yara Baba, Baba 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 Sigara Baba, Baba Sigara Baba Yara Baba Kota Rasi, Baba Saya, Baba Sande Baba Sundarai, Yara 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 Baba Yara Baba Kota Rasi, Baba Sando, receive. Receive the power, power on high, power on high. Be healed, be healed, be healed. Yara la yara la yara la yara la yara la kanda la si. Rabasando, rabasando. Yara yara karabai. Rabasando, rabasando la si. Yara ba yara la. Thank you. Healing. Deliverance. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shakarababas. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's thank God. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan natin siya. Come on. Palapakan natin. Let's... Thanks you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, yes, yes. Tasa mga kamay. Amen. And there's just one thing that I want to say. Thank you, yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For
all you've given to me. For the blessings. For all the blessings that I can receive. Let's thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasalamatan ng Diyos. Thank you. Let's thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. Yes. With a natural song. I will bless your name. Amen. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on! Pasalamatan natin ang Diyos. Yes, God. Hallelujah! Hallelujah. All you've done in my life, all you've done in today, all the darkness in me, all the darkness in me, I want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. For all the blessings that I can see. Let us thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. Amen. Thank you, Lord. Let not your heart. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Para pa natin si Lord. Para pa natin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid kay Kristo. Yung malakas. Kailangan daw natin na na i-vacate ang kwarto bago mag 10 minutes. Kaya po, ang lahat ng inyong mga prayer requests, itaas niyo po sa Panginoon. Lahat ng inyong prayer request, itaas po natin sa Panginoon para po ating ipanalangin ang lahat ng yan, mga daladalahan, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, lahat po ng inyong daladalahan ay ating pong itataas sa Panginoon at maging ang anumang inyong nais na idulog sa Diyos ay answered prayer na po, mga kapatid. Answered prayer na. Amen. Yan sila. Okay, tayo po yung manalangin. The name of the Father, Son, Holy Spirit. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat. Basbasan po ang mga bagay na ito, mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, and papeles. Lahat-lahat, Panginoon, inaakin na po namin. Ang lahat ng aming mga prayer request ay answered prayer na. Amen. At ibabalik po siksik, liglig, at umaapaw ang lahat ng aming mga handog at alay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sa inyo pong lahat, salamat sa inyo, to the council, ang ating mga kapatid, sa lahat ng workers, salamat po sa inyo sa pagtanggap sa akin. Sunday yata, pupunta na ako sa Kuwait, Sunday. So salamat sa inyo, sa pangunan ni Brother Ronald, salamat sa lahat-lahat sa mga council. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo umawit ng pag-aalay sa Lord at tayo po yung tapos na. Praise. Aawit pa ba? Okay, may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Love is something that you give it away. Love is something that you give it away. Give it away. Give it away. Love is something that you give it away.